Ibinunyag ng misis ng isang preso sa Bilibid sa pagdinig ng Senado na nangyayari talaga ang bentahan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Isa raw siya sa mga nagbayad kapalit ng paglaya ng kanyang asawa. Pero kahit nagbayad na siya, nakakulong pa rin ang kanyang mister. Balita ng atin ni Jamie Santos. Yung po kasing issue po natin ngayon na GCTA, isa po kami or ako na naging biktima ba, kung tawagin, gamitin ko na po yung salitang biktima, na nagpapatunay na meron po talagang GCTA buying sa New Bilibid. GCTA buying? Opo. No? Ano yung sabihin yan? I mean, yung meron po kasing empleyado na lumapit sa akin, which is Major Mabel Bansil. Major? Mabel Bansil. Mabel Bansing. Opo. Bansil. Bansil. Opo. Nag-approach siya sa akin kung gusto kong mapalaya agad-agad ang asawa ko, makalabas, to shorten dun sa service of sentence niya. Sabi ko, in what way, ma'am? Yun nga lang magastos. Paano po yung gastos na yun? Meron siyang binanggit na certain amount na 50,000. Yan ang pagbubunyag ng misis ng isang preso sa Bilibid nang humarap siya sa pagdinig ng Senado kagabi. Nangyari raw ang pag-uusap nila ng isang si Major Mabel Bansil nitong Pebrero ng taong ito. Natuwa raw siya nang malamang pwedeng unti-unti ang pagbigay ng 50,000 pesos. So sa sinabi pong amount na I think is kaya ko naman na sinabing pwedeng hulugan, nagkasundo kami na ipaprocess nila ngayon maagang paglaya ng asawa ko. After that, usapan namin... Kailan nung nangyari yan? Kung natatandaan niya? February po, nakasalukuyang taon. February 2019? Opo. Saan ho nangyari yan? Sa loob po ng minimum compound ng New Bilibid Prison. Kayo ang nilapitan? Opo. So baka ho hindi bayang yung tawag, baka GCTA selling? Kay Bansil daw niya nakilala kung sino-sino ang nasa likod ng kalakaran. Isa sa pinangalanan niya na tauhan ng Bucor na sangkot daw sa GCTA for sale ay si Staff Sergeant Ramoncito Roque na nagkataong naroon din sa Senado. Si Roque ang Chief of Documents ng Bureau of Corrections. Andito ba siya? Yes, sir. Andito siya ngayon? Yes, sir. Mula sa guest area, pinasama na ni Senator Richard Gordon sa pagdinig si Roque at pinanumpa. Para makumpirmang kilala ni Ginang Camelon si Roque, pinalapitan ito ni Gordon at pinatapik sa balikat. Kwento ni Camelon, nagkakausap sila ng personal ni Roque. Minsan daw sa bahay nito o sa opisina nito sa loob ng NBP. Sabi niya sa akin na anong month mo gustong makalaya ang asawa mo? March, okay po ako doon. Nag-agree na po si Sir Chito, si Mama Bel at ako dun sa usapan na yon. Hindi na po niya binilang, basta tinignan po niya, nakita niya na nandun po yung pera. Sa kanya raw pag-follow up nitong buwan ng Marso, dumating po yung March, na usapan namin March 1, nag-follow up po ako. Ma'am, ano na pong nangyari dun sa usapan? So, usapan niyo March 1, ha? March 1 po. Hindi na kaya ni Sir kasi maraming pinalalaya ngayon na kailangan palayaan, marami silang trabaho. Kung po pwede, hantayin natin na hanggang April. Nagkita po ulit kami doon, pinasobre niya ulit sa akin yung pera doon sa envelope na brown na po kung nailagay. Sabi niya, andito yung document ng asawa mo, yung papers ng asawa mo nandito, dito mo nailagay. So nilagay ko po yun. Magkano nilagay niya? 20 po nung una. 20,000? Opo. Sa muli raw niyang pag-follow up, nabanggit daw ni Bansil na kamag-anak nito si Roque kaya magtiwala lang daw siya. Lumabas sa pagdinig na sa kaka-follow up ni Camelon sa sitwasyon ng kanyang asawa, nakilala nito si Roberto Traya Jr., Chief Administrative Officer 3 ng Bucor. Nagulat daw si Camelon sa pinakita ni Traya sa kanya dahil ang paglaya raw ng asawa niya na June 2019 naging October na. Kaya gusto daw sana niyang bawiin ang pera na nabigay sa mga ito. Sir, pakibalik na lang yung pera kasi inutang ko lang yan. Hirap na ako. Ultimo sinain, wala na kami magamit ng asawa ko. Nagmakaawa na po ako sa kanya para kung hindi na tayo magka-problema pare-pareho.
Nagkaroon na naman ng promises. Hindi ko na inintindi, umakit na po ako ng Baguio. So ito na po, nagkaroon na po, pumutok na itong mga issue na to. Itinanggi ni Roque na tinanggap niya ang pera. Jamie Santos, GMA News.